Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Kapir si Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Sabi ng Malacanang daw na yung isasagawang imbestigasyon sa paggamit ng pondo ng gobyerno para sa hosting noong pong 30th Southeast Asian Games o SEAG, noong nakaraan taon po ito, hindi ba? Iimbestigahan daw po ng House of Representatives. Ayon dito kay Rokwe, itong spokesman, na si Harry Mantica Rokwe, bahala na raw ang kamara. Kung ako naman, tatanong ninyo, mga kaibigan, bakit ba kailangang magsalita ni Rokwe? Unang-una, ang pinag-uusapan dito, investigasyon ng kamara. Wala na bang ibang statement ang presidente? Ito namang kamara, kailangan pa bang ipamalita ninyo yan? Gawin na ninyo, di ba? Kasi pera ng taong bayan yan eh. Napartihan ba kayo dyan? Baka hindi kayong lahat nabigyan dyan sa winaldas na pera na yan sa ni Caldero. Gawin dyan lang ninyo yung investigasyon. Mga kaibigan, di ba? Wag na kayong mag-imbestiga. Mag-provide na lang kayo ng kung meron kayong makukuhang ebidensya, idagdag nyo sa ebidensya, kasuhan nyo si Caldero, mga kaibigan. Liwaliwanag niya, Caldero lang, magkano? Ilan daang milyon? Meron bang ganun? Nagkakahalataan na. Mismong itong PIDEA at yung AMLAC, sa isinasagawang pagdinig ng kaso laban dito kay Senador Laila De Lima, mga kaibigan, wala silang ebidensya na maipresinta. At hindi lang maipresinta, kung hindi, kiniklear nila si Senador De Lima. O di ibig sabihin wala nang dahilan ang hukuman para hindi payagang makalaya si De Lima. Kasi mismong Philippine Drug Enforcement Agency ang tumistigo. At ang sabi nila ay wala kaming natuklasang ebidensya na mag-uugnay kay Senadora Leila De Lima sa drug trading sa New Bilibid Prison. Mga kaibigan, tandaan ninyo, si De Lima, may atraso sa akin yan. Diba? Pagkatapos nating, wala rin naman akong bilib dyan mga kaibigan, kasi nanunupil din ang kalayaan sa pamamahayag yan Natatandaan ninyo, diba? May mga nakikinig pa sa atin hanggang ngayon nung tayo'y nandun sa dating himpilan, sa hindi yung pinanggalingan natin kamakailan, yung mas malaking himpilan. Mga kaibigan, hindi ba nung nandun tayo, nag-rally pa ako, kasama ang ating mga ilang mga tagapakinig natin na naniniwala sa mga ipinaglalaban natin. Kasi that time, lintik ang mga pinalaya nitong si, pinatakas nitong si De Lima na mga inchik din. Sangkot naman sa
ano yun, yung malaking sindikato ng mga credit card na pinadeport niya sa China imbes na sa Taiwan. Mga kaibigan, mga Taiwan na kwano ito eh, Taiwanese. Oh, at saka yung hindi agad pag aresto nung kay Makapagal, Gloria Makapagal Arroyo, di ba? Kasi dati niya naging amo yan eh. Akalain ninyo pagkatapos ng rally nung araw na yon. Ha? 2011 yun eh. Oh, nung ding araw na yon, eh pag umaga yung rally, bay nung tanghali eh, hindi na ako pinayagang mag-broadcast. Tinawagan ako at wag na raw akong mag-broadcast. Yung sip-sip, butong himpilan sa kung sino nakaupo. Ay, sino may kagagawa nun? E di si Dilima, di ba? Pero, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung pagkakataon na yung mali, mali talaga yun. Oh, di ba? Eh, total, ako lang naman na pinsala dun eh. Pero ito, katulad nitong kaso niya, eh, hindi natin gusto na kung wala naman pala silang ebidensya, abay, wala kayong karapatan para manatili sa bilangguan ang isang taong walang kasalanan. Oh, eto ah. Dapat, kasi, yun ang sinasabi natin eh, yung ayaw nating mangyari sa atin, eh dapat, wag din natin payagan na mangyayari sa iba. Di ba? Kaya tayo nakikipaglaban dahil hindi para sa ating sarili lang, kundi para sa lahat. Di ba? Kung ano yung batas, yun ang batas. E katulad nito, batas ito eh. Oh, ang sabi oh, yung AMLAC din, yung Anti-Money Laundering Council, yung financial investigator na si Artemio Bacoli Jr. at PIDEA Digital Forensic Examiner, Crystal Caseñas, sinabi nila sa hukuman na sila ay walang anumang nakita, natuklasan na anumang transaksyon sa pagitan ni Senador Leila De Lima at mga drug lords na nakakulong sa National Penitentiary. Oh, ang tanong ngayon, ba't nakakulong yan? Ha? Sino judge nito? Eto ah, kamakailan lang nagpepepress ko nitong si, anong tawag nito, si Chief Justice Peralta. Oh, ikaw, Chief Justice Peralta. Ha? Ano tawag mo rito? Di ba? Ano karapatan ng hukuman para ika nga po ay patuloy niyang payagan na magdusa itong si Leila De Lima sa kulungan? Dapat ito pinapaalalahanan na yung hukom, kung sino man ang hukom na humahawak nitong kasong ito. Sige, 2017 pa nakakulong yan, tapos wala pala kayong ebidensya. Di ba? At saka masama niyan, pati yung mga ginamit na testigo diyan, eh lumalabas, sino nagpapatay niyan? Katulad si JB Sebastian na wala na yung kaso. Mga kaibigan. Oh, ngayon, ang dapat dito, ang sabi nito si Bacoli tsaka itong si Caseñas, itong dalawang ito, ito yung kinatawa ng AMLAC doon sa kaso ni labang kay De Lima. Sila ay pinresintang mga testigo para sa Department of Justice sa pagpapatuloy ng pagdinig sa criminal cases number 17-165 at 17-166. Dalawa po ito sa tatlong kaso na sinasabing di umano ay nagpaparatang ng conspiracy to commit drug trading
labang kay Dilima at iba pa. Ha? Ito po ay sa Muntinlupa Regional Trial Court 205 na sa pamamagitan po ng teleconference yung pong hearing. Ang sabi ni Bakuli, even if Dilima's name had been mentioned in talks among drug lords, he never investigated the senator. Oh, hindi niya inimbestigahan. Ha? Ayon dun sa abogado ni Dilima. Sabi niya, ang AMLAC investigator's statement reaffirmed that there had been no transaction between convicted drug lord Peter Co and Dilima and one of her co-accused Adrian Dera, Jose Adrian Dera, a former asset of a police anti-drug unit. Bakuli first testified, una raw tumistigo si Bakuli noong September 25 at sinabi niya na ang kanyang investigasyon sa mga suspects sa loob ng MVP drug trade nagpapakita na walang pera ang dumaloy mula sa bank accounts ng drug lords o kaya ni Dilima o nitong Dera na pinag ugnay-ugnay nila. Oh. Sa pagtatanong ng abogado ni Dilima sa hearing nung Biyernes, inamin ni Casenas na there were no exchanges between Dera and Dilima related to any drug transaction. Ang liwanag po eh, mga kaibigan eh. This was based on messages and call logs extracted from the cell phones given to PIDEA by the Bureau of Corrections. From the cell phones allegedly owned by drug lords, there was nothing whatsoever that indicated that Senator Dilima was part of any drug transaction. That was what became crucial earlier, especially since it was the prosecution's own witnesses who testified to that. Oh, wala ho eh, mga kaibigan. But Casenas affidavit indicating that the cell phones she received from the Bucor were properties of Co was rejected by the court as these were only her opinion. Ayan po mga kaibigan. Sa madalit sabi, wala ho eh, mahina ang ebidensya talaga. Walang ebidensya, hindi lang mahina. Mga kaibigan. At mismong si General Magalong, yung Baguio City Mayor ngayon, siya'y tumistigo noong February 22, 2019. Habang siya ang nakaupo pa noon na CIDG, Chief ng Philippine National Police, nung maisampa ang kaso labang kay Dilima, kinlear niya rin si Dilima of any connection to the NBP drug traders. Ito, conspiracy ito. Ang conspiracy pala, wala kay Dilima. Ang conspiracy nasa gobyerno. Mga kaibigan, sipin mo yan, yan ang mahirap pag nag-conspire yung gobyerno, di ba? Sino magkaka-conspire dito? Di ba? Para ka lang ikulong nang wala ka namang ebidensya pala. Sipin mo, yun ang happy ng ano yun, ha? Criminal Investigation Detention Group, ha? Ng Philippine National Police. At sa pagtistigo niya, sinabi niya wala eh. Walang connection eh. At ang sabi pa ni Magalong, based on CIDG intelligence information,
It was former Bucor officer in charge, Rafael Ragos. Itong si Ragos pala. Ang idiniin ni Magalong, ha, na siyang involved o sangkot sa pangunikil at pagtanggap ng payola sa mga high-profile inmates. Oh, mahina ang ebidensya. Si Ragos ay co-accused sa kaso, pero siya ay naging witness labang kay Dilima. Nambaliktad dito kung ganun. Diba? Ganun talaga mga walang niya. Eh. Yun ang uso ngayon. Eh. Balikta rin kay. Tulad yung ginagawa nitong general. Diba? O eto, panoorin mo, nandiyan ba yung video? Kay Presidente Duterte. Diba, ginagawa lang ngayon red tagging pati mga artista. Yung mga artistang vocal. Very vocal sa mga nangyayaring ano ngayon, hindi tama sa pamahalaan. Pagka nagsasalita sila, tinatakot sila. Ultimo Miss Universe, MPA daw yun. Mga kaibigan, MPA daw si Angie Luxin. Eh kung ganyang kaganda ang MPA, di nag-MPA na rin ako. Diba? Ang kagandang MPA naman yan. May sumama na tayo dyan. Diba? Tsaka yung isa, Soberano. Sipin mo, baka pati si Manong Chavit Sinso, mag-MPA na yan. Diba? Eh, nagtutulog-tulogan yan eh. Tumatabi pa yan eh. O eto, panoorin nyo. Ang ebidensya raw, may litrato, pinakikita pa kanina eh, sa, parang sa news, diba? Si Angel Luxin, namimigay ng ano. Ano pakialam ni Angel Luxin kung may MPA dun? Diba? Dapat ba makilala niya lahat yung tao ron? Alam niya kung sino MP at hindi? Ha? Mga kaibigan, pagka ba ganun, nakunan kami, nandun ka sa isang ano, kung tumayo yung MP, nagkukwentuhan tayo, di MP na tayo. Tarantado itong mga walang yang ito. At kung ganyang kagaganda MP ngayon ba, mag-MP na tayo. Diba? Sasama na rin ako. Kasi baka malungkot yan eh. Pagka pumunta sa bundok yan, malulungkot yan. Eh kung kasama ako, ba? Hindi sila malulungkot, di ba? Dadaling ko yung gitara natin. Mga kaibigan, eto panoorin nyo. Buhay ang NPA! Mabuhay! Oh, narinig ba nila yon? Narinig nyo yon? Napanood nyo? Si Digong yan eh. Ano sabi niya? Ulitin mo nga. Ano sabi ni Presidente Digong nyo? Buhay ang NPA! Mabuhay! Buhay ang NPA! Mabuhay! Buhay ang NPA! Mabuhay! Oh, meron pa mga litrato yan ha. Naglalakad sila kasama mga NPA. Kasama si Bongo. Si Bongo namimigay pa ng rubber shoes na imported. Sa mga MPA, sipin mo, mahal yun yung under, ano yun? Under Armour. Diba? Mamahalin yun eh. Oh, mga kaibigan, daladala, dinalaro sa mga MPA. Oh, ito pa oh, si Robin Padilla, pakita mo yung litrato habang nagsasalita tayo. Oh, yan oh. Si Robin Padilla pala, ito palang kupal na ito. Nagpunta pa kay Joma Season, ipinagmalaki niya pa, pinost niya sa kanyang Facebook account. Ano yung nakasulat dyan? Pakita mo nga sa akin. May kapanalig, ano, mga kapanalig sa revolusyon. Ako po ang nagpakita o nakipagkita sa pinakasupremo Joma Season, hindi si Trillanes. Ang NDF-CPP-MPA ay nakasuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte laban sa muling pananakop ng mga dayuhan. Oh, nakasuporta pala eh. Mga kaibigan eh. Nakita na ninyo? Siya pa nagsabi.
Eh, kwan, inabsuelto niya pa si Trillanes eh. Siya raw eh, nagyabang pa eh. Tingnan mo yan, mga kaibigan. Oh, hindi ba pwedeng i-red tagging yan? Kung litrato lang ang base yan, eh yan na. Di ba? Ang litrato naman, di naman nagagamit na ebidensya sa korte yan eh. Kaya ngayon, merong na-dismiss na kaso ha, di ba? Ano yung sinasabi? Yung pong, kwan? Yung mga inakusa ng kidnapping, yung pala, hindi naman nila kinidnap. Kusan sumama raw sa, kwan, ibang organisasyon o underground. Ewan ko kung underground organization yun, di ko na binasa eh. Dinismiss ng kwan eh. Ng Department of Justice eh. Oh, eh pero itong si General Antonio Parlade, panay pa rin ang ano, ang pag- ewan ko kung anong hinahangad na pwestong makuha nito. Di ba? Ang sabi nga natin, dapat tumayo ka rin sa ano, punta ka rin sa West Philippine Sea, doon ka tumindig, palayasin mo yung mga China. Kasi po, yan ang trabaho ninyo eh. Di ba? Ipagtanggol ang mamamayan at ang bansa natin laban sa anumang pagtatangka ng pananakop, di ba? Invasion. Invasion yan eh. Oh, mga kaibigan. Eh, hindi niya naman kayang gawin yun. Alam mo na kanina napanood ko sa television, yun ang sinabi ni Colmenares eh. Eh bakit doon sa China hindi ka magsalita? Di ba? Oh, bakit ito si Angel Locsin ang inaano mo, tsaka yung mga artista? Oh, paano? Yung mga artista kasi, may kahit papano, may influensya yan eh. Yung sinasabi natin. Ita mo, ako nung araw pa, nung pagkapanalo pa lang ni Catriona Gray, di ba? May sinabi siya nun eh. Bakit natin papalitan ang hindi naman sira? Di ba? Bakit natin gagawin ang isang bagay na hindi naman sira? Anong gagawin mo ron? Tungkol yon sa kwan, maitim na balaking palitan ng ating saligang batas. Di ba? O kaya noon, sinabi ko eh, ito si Catriona Gray eh, isang boses ito na maaasahan ng bansa natin laban sa mga hindi tamang ginagawa ng mga nasa gobyerno. Kasi influential yan eh. Isipin ninyo si Catriona Gray, Miss Universe, pararatangan mo, MPA, mga kaibigan. Sino matinong, nasa matinong isip ang maniniwala sa'yo? Di ba? Mga kaibigan. Wala eh. Maniniwala sa'yo, baliw. Di ba? Isipin mo yan. Angel Locsin, MPA. Naku. Kumo ba? Sabi ko nga, di ba, yung pagsimpatsa, hindi naman lahat nung ginagawa nila, paborke. Di ba? Lalo ako. Ang pinapaboran ko lang sa ginagawa niya mga yan, yung mga nagrarally, mga aktivista. Pagkadating sa kwan, sa pinagtatanggol nilang mamamayan laban sa pag-aabuso ng Meralco. Ha? Sa gasolina o sa tubig, mga kaibigan, na hindi nagagawa ng pangkaraniwang mamamayan. Hindi ka nga komunista pero wala kang ginagawa. Di ba? Hindi ka nga aktivista. Wala ka namang ginagawa para sa bansa mo. O, mabuti yung kako, dyan napapakinabangan sila. Pero yung rally, yung kano, tuta ng ano, yung US, di ba? Kano, tuta ng US. O kaya US, tuta ng kano, mga kaibigan. Eh, wala na yan eh. Ala yan, tuta. Mas masahol ito ngayon. Ha? Mga kaibigan. Eh, ngayon, inchik eh. Sipin mo, yan na, sinakop tayo. Ginawa ba ng kano yan? Sinakop ba tayo? Gumawa pa sila ng base militar dyan sa... Eh kung tutuusin, kaya nilang gawin yun eh. Hindi ba? Ba't di nila ginawa yun?
Oh, di ba't sinasabi nga natin, ba't hindi kayo nagra-rally sa laban sa China? O ngayon, ngayon na lang sila nagsasalita. Di ba? Eh tayo una nagsabi niya, noong nakaraan lang. Eh. Kiparlade, di ba? Ba't di ka tumayo doon sa West Philippine Sea? Di ba? Ipagtanggol mo ang bansang Pilipinas, tsaka mamamaya, kasi yun ang sinumpaan ninyo. Yun ang inyong mandato. Oh. Di ba? Kaya may Armed Forces of the Philippines. Pumasok ka dyan, di mo naman magampanan yan. Di ba? Kung sino-sino pinagpapaparatangan ninyo. Mga kaibigan, ang sabi ni Lorenzana, kahit na pinagsasabihan na siya na huwag ka nang maingay, huwag kang magsalita kung wala kayong ebidensya, di ba? Oh, kasi nga ngayon eh, pinapayagan nila yan, salitaan ng salitaan. Saan kang gobyerno nakakita ng ganyan? Walang ganyan eh. Si Luxin nagsasalita para kay Angel Luxin. Hindi ko mo pabor kay Luxin yun at tayo eh sumisimpatsa kay Angel Luxin. Eh tama na ginagawa ni Teddy Boy Pinger. Yung sinasabi natin, yung tama ilagay natin sa proper perspective. Di ba? May sinabi pa nga dyan si Kwan eh. Sabi ni ano dyan? Ni Justice Carpio, mga kaibigan. Merong birthday nga pala ngayon ni Kwan eh. Ni dating Supreme Court Justice Kwan. Ano tawag? Antonio Carpio. Retired, ha? May sinabi siya dyan eh. Teka, hanapin ko lang yung maigsi lang yung sinabi niya. Katulad din sa madalas natin sinasabi, pero kulang pala tayo. Eh siyempre, hindi naman tayo abogado, hindi rin tayo constitutionalist, at hindi rin tayo sintalino ni Carpio eh. While we must follow the rule of law, we must actually aspire for the ideal which is the rule of justice. The ultimate goal of a just society is the rule of justice, not just the rule of law. Eh, ang problema lamang po dito, naniniwala tayo kay Justice Antonio Carpio. Kaya lang, ang problema natin, may problema tayo pagdating sa rule of justice. Eh parang may problema dyan, yung ating judiciary. Hindi ba? Tayong lahat eh, gusto sabi ko nga, sa rule of law tayo lagi. Ano ba yung rule of law? Kung ano yung batas, kasi yun ang tama. Di ba? Hindi pwedeng tutularan natin si Samuel, ano? Samuel Bilibid ba yan? Ha? Si Samuel Ombudsman, no pangalan nun? Martires? Samuel Martires? Hindi po pwedeng sinasabi niya na, eh, ano ha niya yan eh? Yung 6713, defective ha niya yan eh? Gago ka pala eh, ba't ka nandyan? Ha? Umalis ka muna. Di ba? Lumayas ka sa pwesto mo, tapos batikusin mo yung batas. Eh hindi, nandyan ka eh. Karapatan mong ipagtanggol yung batas. Yun ang tungkulin mo, di ba? Kay mali yan sa paningin mo, kay tama yan. Ba, wala kang karapatan. Dapat sa'yo, ma-impeach ka eh. Ignorance of the law yan, di ba? And ignorance of the law excuses no one. Yan ang batas, mga kaibigan. Oh, eh pero bago tayo magpatuloy, batiin muna natin si Justice Antonio Carpio sa kanyang kaarawan ngayon. Kami po'y bumabati at nagpapasalamat ang palatuntunang ito sapagkat sa harap ng madilim na lumulukob ngayon sa bansa dahil sa kabuktutan
ng mga nasa gobyerno ngayon, eh merong isang tulad ni Justice Antonio Carpio, ah, na kahit na maliit lang na liwanag, ah, ito'y sinasabi sa atin nung ano nung araw eh, ni Attorney Alan Pagya, paraan niya kayong mga pusikit na liwanag, ha, sa tunnel. Alam mo yung tunnel, di ba, ang dilim nun? Dun sa dulo, eh, meron kang natatanaw na isang parang napakaliit na liwanag lang, di ba? Isang tuldok na liwanag lang ang natatanaw mo. At dahil sa kaarawan na yan ni Justice Antonio Carpio, yun, ipinararating namin ang aming pagkilala sa inyong nagagawa, sa inyong pagsisikap, sa inyong pagmamahal sa bansa. Ha? Dahil ang pagmamahal sa bansa, pagmamahal yan sa mga mamamayan, eh nagpapasalamat po kami sa inyo. Kaya kayo po ay aming binabati ng, sa inyong kaarawan, at kami po ay paano ba sasabihin yung hinahangad po namin, di ba? Ang mabuting kalusugan para sa inyo. Wala kasi kaming pwedeng iregalo sa inyo, di ba? Kundi ang mabati kayo sa inyong kaarawan. At hangarin namin na sana ay humaba pa ang inyong buhay, ha? At bigyan kayo ng mabuting kalusugan, sapagkat lalo-lalo na sa panahon ngayon na kailangan ng ating bansa at ng ating mga mamamayan, ang mga taong katulad ninyo na kukunti na lang, mabibilang na lang sa daliri, pero meron hong gusto rin namin iparating sa inyo, may mga tao, kamukha namin, ang naniniwala sa inyo, nasa likod ng inyong mga ipinaglalaban para sa ating bansa, para sa ating mamamayan, lalo na pagdating sa issue ng pananako po ng bansang China sa ating bansa. At happy birthday po, Justice Antonio Carpio. Isasabay ko na rin batiin ang ibang may kaarawan ngayon, si Yolanda Kabatbatmata ng Ontario, Canada, ay aking pong binabati at pinasasalamatan. Siya po ay taga Ontario, Canada, Yolanda Kabatbatmata. Si Larry Padilla de los Reyes ay birthday din po ngayon, kapatid siya ni Grace Padilla de los Reyes ng Padilla Clan. Si Keisha Gail Sarmiento ay birthday din po ngayon. Para po sa inyo, Justice Antonio Carpio, Yolanda Kabatbatmata, Keisha Gail Sarmiento at Larry Padilla, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Bumabanat Lapid Fire. Ba, eh, bihira na ho, mga kagaya ni Justice Carpio, di ba? Wala na nga tayo nakikitang
ultimate, lalo na sa hanay ng military. Wala eh. Sila ang dapat gumagawa niyan eh. Sila ang unang dapat na gumagawa ng ginagawa nila Justice Carpio, yung kanilang pagpalag, di ba? Sa pananakop ng bansang China. Sipin mo yan, oh. Hindi naman natin binabayaran yan dahil retired na yan, di ba? Oh, mga kaibigan, pero yung kahit retirado na sila, yung nalalabi nilang panahon, eh inuukol pa nila sa talagang pag, yan ang tunay na paglilingkod. Wala kasing katumbas yan na bayad eh. Di ba? Hindi ka mukha nung nakaupo ka sa pwesto, eh, obligasyon mong gawin yun. Di ba? Eh, ngayon retirado ka na, wala ka ng obligasyon eh. Di ba? Oh, pero, ginagampan na nila. Lalo-lalo sa panahon natin ngayon. Mabibilang muna natin sa daliri, ha? Bilang na natin sa daliri natin kung sino ang mga nagmamahal sa ating bansa, sa ating mga mamamayan. Oh, kaya dahil dyan, eh, kinikilala natin yan, ha? Kay Justice Antonio Carpio, siya eh, hindi man siya ipinagkait man sa kanya yung karapatan niya na maging Chief Justice, di ba? Mga kaibigan, talagang deliberate yun. Hindi talaga siya papayagan na maging Chief Justice of the Supreme Court sapagkat, mga kaibigan, eh, kung ano eh, alam na hindi siya pwedeng hawakan sa ilong, di ba? Pasunurin, ha, sa gusto ng mga nasa gobyerno, mga kaibigan. Kaya deliberate yun. Oh, pinagtulungan yan, di ba? Para hindi magkaroon ng pagkakataon si Chief Justice na magamit niya, o Justice Carpio, na magamit ang pwesto para ipagtanggol ang sarili niyang mamamayan at sarili niyang bansa. Happy birthday po, ah, Justice Antonio Carpio. Magbabasa-basa tayo muna na mga reaksyon. Kung meron po, ha? Meron bang ano dyan na ikuwan ka? Dali lang. Wala. Dito, wala tayo dito sa cellphone. Nabasa ko na yung kanina. Maaga pa yun eh. Punta tayo dyan sa ating mga katropa. Nabati natin sina Rosita DC, Susana de los Santos, Kaani, Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Kamaita Basilio, Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, sa Italy, sina Joel Diaz, at si Carolina Luge, Andres Bonifacio ng Michigan, sino pa ba? June Gases sa Guam, original vocalist ng dating Abracadabra, si Walden Kihan Berry at saka ang kanyang buting may bahay, si Bioli. Ha? Pamilya po yan ng mga musician, anak nila, si Denver, di ba? Magaling na singer. Sumali pa sa TV dito yan eh, si Denver eh. Eh pero ilang taon na nakakaraan nun. Hindi kasi nila alam na lutong makawang contest dito eh. Di ba? Dito, ang contest sa kantahan, hindi naman ho kantahan talagang ang pinagbabasihan ng paghatol eh. Kung sino mananalo. Ang pinananalo ho ng mga judge, eh yung kwan, kung sino ang malungkot ang buhay. May kwento na malungkot ang buhay. Nagtataka nga ako, ba't isinasali nila ang lungkot ng buhay, ang kwento ng lungkot ng buhay sa contest ng kantahan? Doon ka magtaka. Eh, pwede naman sila magpa-contest ng drama. Diba? Nung araw, meron sa radyo niyan eh. Ang pamagat, yung Reyna ng Bix. Diba? Yung pinaka nakakaiyak
na kwento. Maliit pa ako nun eh. Ang reyna ng Bix. Di ba yung Bix yung ano, yung pamahid? Ha? Pag sinisipong ka, o oh, yun. Mga kaibigan, yun ay sponsor eh. Kaya tawag eh, ang reyna ng Bix. Magkukukwento ka ron, no, ng mga kalungkutan sa buhay mo. At kung sino pinaka nakakaiyak, yun ang mananalo. Eh ba't sinali nyo sa kantahan yun? Tapos doon kayo magbabase. Di ba ang dami na yan? Yung isa nagtinda ng baseball, ba'y pinanalo? Kala, pinag-champion ni Chris Aquino yun. Tapos ang judge hindi marunong kumanta. Meron naman, ang judge pa si Kwan eh. Si Ay-Ay. Di ba? Sila ni Chris. Si Ay-Ay, ano yun eh? Stand-up comedian yun, di naman singer yun. Nakakakanta, di ba? Iba yung nakakakanta. Sa talagang singer ka, di ba? May karapatan. Puro hindi tama mga pinaggagawa. Doon pa lang, dapat nakakahalata na kayo. At wag na kayong sasali sa contest. Mabibigo ka lang eh. Di ba? Paghahanap buhayin lang kayo. Yun namang iba, may karapatang manalo, pasasalihin ka. Ngayon, pag pinasali ka, ang layunin nila, hindi ka para makasali sa mananalo. Kung hindi, magamit ka nila na props o ang gagaling ng sumasali. Di ba? Tapos, dahil magaling ka, tapos hindi ka nila pinanalo, magmumukhang magaling yung pananalunin. Di ba? Ganon yun eh, mga kaibigan eh. Lintik po mga katarantaduhan talaga dito sa atin eh. Oh, binabati natin si na Mamu Moon, Baby Myra Tricia, Edwin Angara ng Australia, Philip Canuto watching from Saipan, Romeo Sherbo ng Centerville, Virginia, Rega Salvador, Benedict Tunggol, Dean Eklar, Claire Establecida Resplandor, watching from City by the Bay. Ano yan? San Francisco, diba? Paul Manponsal ng Dubai, Maria Cristina Pantalyon, Mario D. Radam ng Cebu. Kamag-anak ba niya si Rick Radam? Wala na, namatay na si Rick Radam. Announcer yun eh. Carmela Tanyida, Junjuming Acabayo, Hani Liwanag, Edwin Javier, Ricky Valero, Maria Dolores Santos, Jaime Mariano, Amang Camus, Elvira Pilapil ng New York. Si Edwin Javier, si Eric Partosa ng Reno, Nevada. Sierra Charlie de Guzman, Carol Torres Brihinyo, katropa natin dyan kasi Carmela Torres Balcos, Toots Almasan, ang ating idol ng bandang FBC Rebirth o Family Birth Control Rebirth, si Jerry Retirva, si M. Ma Yet Guevara, Elena Eliasar Calunsag, kagawad po. At ang kanyang husband, si dating chairman Boy Calunsag. Leo Verse, si Bibo Game Foul. Yun nga palang halos wala nang matirang Dolomite, no? Ubus na eh. Paubos na ng paubos eh. Lintik eh. May gana pang ano eh. Magsasalita nun si Ahan Chin. Sipin mo yan. Rudy Santos ng California. Siya po ay original na membro ng Horoscope Band. Judy ano to? Balyar S. Lopez Banaag, Louis Bay,
Angelina Altobay, Reddy San Miguel, Ferdinand San Juan, Sally Pascual Roño, Lilian Cato Ruiz. Nabati ko nga pala si Cherry. Maraming salamat ha. Si pinsa natin, si Cherry Ocampo, diyan sa Juan, sa California, at saka si Arthur Lapid. Maraming salamat sa inyo, mga ano yun, Lapid din yun, si Cherry. At saka ang kaibigan natin, si Hector Fonasier, si Cocoy Season, Richardson Swede. Dito, may babatiin ako rito, sandali. Si Kwanho, si Conrad De La Cruz ng Honolulu, Hawaii. Binabati rin po natin. Birthday din pala no ni Maria Lourdes. Pabati ni Mercedes Narido Gregorio. Wala bang apelyido si Maria Lourdes? Oh, happy birthday ah, Maria Lourdes. Mike C. from San Diego, California. Ramil Peña, John Michael Buscaino, Jovet Almeda, Cyril Belen, Loida Haruda, Gilbert Reyes, Jerry Delantar, Ruben Cunanan, Benji, the broadcaster, Rebueno Jr. Kaibigan natin si Benji, station owner ho yan. Si Archie Pilla, Jojito, Philip Salvador. Sinong Philip Salvador ito? Yung hindi artista. Yung artista, hindi makikinig dito yun, mga kaibigan. Si Renante Malipot, si Steve Maranan, musician, El Puruganan, Water Romeo, Jesus Jack Dato, Torres Ireneo, Maricor Gadi, Gadil, Maricor Gadil, Jemel Larot, Lee Verse, Eric Swan, Yolanda, si Yoli, ang birthday celebrator, Ricardo Canlas, Gilbert Silvestre, Luz Bimin Romana, Reynaldo Enriquez, Alfredo Bautista, Napoleon Gasga Pollero, Abelardo Pineda, Ana Feli Mirana, Ning Peras, Roger Ursal, Alfredo G. Magpayo, Jesus Alfonso, June de Los Angeles, Sally Pascual Roño, Abe Tolentino, Vivian Marquez Martos, Norma Samson ng Balanga City, Bataan, Boji Biboy Boston, Benz De Leon, Marvin Magbitang, si Juan Greg Velus Jr., Anton Fabre, Gina Kiyoge, Rosario G. Umali. Ba si Rosario G. Umali? Long time no hear. Jermaine Isidro Aguila, Ferdinand Ducusin, Gerardo S. Balbuena, Jermaine Isidro Aguila, Minerva Olvido, Joseph John Tolentino Caringal, Alberto Puno, Joby Venturina, Mr. Pajardo, ang Bilao ng New York, Marpi Miranda Salazar, Leonard Sunga, Edna Chico, si Nixon Nang Torres ng New York, tsaka si Mary Jane, Edna Chico Pantanilla, and Oni Espeleta, Eduardo Yu, Chato Tagle, Romualdo Pascual, Leonida Tolentino Rose Yuzon, Lani Liwanag, Susan Ariola, Bibo Game Foul, Eden Cruz Payumo, Jomar D. Apolinar, Carl Rosal, Fernando Pineda, Magdalena Rivas, Ernesto Mangahas,
Priscilla Mercado Uy. Niyala, ano yan? Onalokse. Tertulian Duran. Los Unidos Joventeus ng Montreal, Canada. Noe Bobo Bacariñas, Bacarisas. Glo Retreta Banyega. At tayo po, humingi ng paumanhin dahil last Saturday, wala tayong jamming. Alam naman ninyo, bumagyo. Eh, baka ho makuryente kami kung nagprograma kami dahil baha. Di ba ho? Pasensya na ho kayo. Pero tayo po, kwan. Meron sa Sabado, no? At saka, magsisimula na yung ating live jamming sa DWBL, 10 to 11.30 po yun ng gabi, every Saturday nga po, no? Simula po niya, November 7. Nandiyan na ba yung mga, ano natin? Nakalagay na ba dito? Yung mga stinger? Wala pa. Diba? Stinger natin. Meron na kaming stinger. Napapakinggan na nga sa ano DWBL. Yung ating mga plug. Ha? Sandy Javier ng Las Vegas. Bonggalang Marisa Ferdinand Tagle. Art Diaz. Merl Aquino. Bernie Balberan. Fidel Inciso. Danilo Ibarra. Jill Tayag, Efren Perey, Lauro Labadnoy, Dignalim. Binabati ko lahat ng angkan ng lapid na nasa Amerika. Oh, mga kaibigan. Eh, marami raw yan. Sabi ni Cherry. Si Cherry nagkukwento sa akin yan. Kilala siya lahat ng mga lapid na nasa Amerika. Eh, dahil tayo po, wala ng oras, paumanhin po sa mga hindi natin nabanggit at nabati ngayong gabi. Napakarami po ninyo. Maraming salamat po. Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Kaya dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y magbabalik bukas, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Samantalang ating live streaming alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Ambassador Marichu! Mauro! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buhay.